Chigi. Wow, may rose ka agad. Thank you. Thank you naman. Uy, thank you. Ayan, may glitter badge ka. Chigi, thank you, ha? Hi. Anjo Aspe? Mark Anthony? Gigi, salamat na marami. Coffee kayo dyan. Naanto kasi ako, sorry. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Pahabol. Kong Hefa Choi. Pahabol. Hi, Des! Nagbabas? Meron ba? Meron bang nagbabas? Huwag ko daw intindihan yung nagbabas. Oo. Hindi ko naman iniintindihan. At saka normally kasi yung mga negative na comments, masyadong mababa yung kanilang frequency at saka yung unawain na lang natin, hindi yan nakaka-evolve. Kawawa naman. They don't understand. And normally, pag hindi nila naiintindihan, ang gagawin nila, mambabas na lang. Okay lang po yun. Shout out! Ano yun? Genesis! Oh, good eve, Christian! Ay, crystal kong favorite. Ngayon, ang... meron akong suot ngayon eh. Hindi ko ginamit yung aking... ano na ba yun? Ito, amber ngayon ang gamit ko. Madalas akong gumagamit ng amber kasi magaan yung amber dahil it helps with inflammation. Mahilig kang akong kumain ng mga bagay-bagay na nakaka-inflame ng mga bagay-bagay din. Actually, maganda para sa rayuma. Rayuma at inflammation ang amber. It's very good. So it helps a lot. At saka nakaka-balance ng left and right brain. And nakakatulong. Masama po ba yung gambling? Hindi naman. Basta hindi mo gugutumin yung pamilya mo dahil kasusugal. Hindi masama. Hindi masama. Everything in moderation. Hindi naman po. Nanay ko nga nagtutong eats. Kusabagay, 5 piso lang naman yun. 20 pesos pinakamalaki. Hello! I love you too. Sino yung nag-I love you? I love you, Ler and Den. Ler and Den, nice hairdo. Thank you very much. Eva, love you. Thank you. Lalapitan po kasi kami ng mga cats and dogs. Aba, ibig sabihin siguro, hindi kayo kumakain ng aso at pusa at saka mabait kayo sa hayop. Maganda yon, swerte yon. Good evening sa inyong lahat. Bawal po yung dragon sa ox. Well, it depends kung ano yung Chinese astrology mo. Kasi merong magkaka-opposite talaga. Astrology yan, may kinalaman sa astrology yan. So, titingnan mo na lang yung Chinese astrology para ma-check mo kung alin ang hindi magkasundo. And believe me, kung every now and then, 75% of the time, pagka hindi masyadong evolve, ang magkalaban na yung opposite na signs, hindi masyadong magkasundo. Pero, pag naayos nyo na yon, if your soul evolution is high and you're almost there, you will get to understand and be patient with one another. Pwede pa rin magkasundo. Pero sa negosyo, usually hindi. Dragon and ox. Okay, the ox is a bull. Masyadong matigas yan. But very family-oriented. The dragon is a go-getter. Dragon means power and prosperity. And the dragon rules the water. Pwede pa rin magkasundo. Kailangan lang magbibigayan. Matigas ang ulo ng ox. Flighty naman ang dragon. Ano ba yung flighty? Palagi nag-i-imagine may illusion of grandeur, usually. Alam ko yan kasi may anak akong dragon. Bunso ko, dragon.
sa Chinese, ang pangalan ng anak kong bunso ay Qinlong Yang. Qinlong, Yang Dragon. Something like that. Maray na banggi, Black Widow. Dimples, thank you. Sending love, light, and healing. Oh, thank you. I'm sending it back to you too. Zodiac signs. Okay, astrology is very important. Even way, way back, the kings and the queens of the ancient times used to use astrology. And one of the best astronomers were the people before. Kaya nga meron na mga mababasa o makikita kayo ng mga bagay sa iba't ibang parte ng mundo na may kinalaman sa astrology because they believe in that. It means totoo. Pero hindi mo pwedeng iasa ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay o mangyayari sa buhay sa astrology. Mini-mini-mits, hindi ka naman masyadong late. Ngayon pa lang, mga 5 minutes pa lang ako. Mel, RTW, maray na banggi man sa imo. Anong nakikita niyong color sa aura ko? Ewan ko, hindi naman kita nakikita, Liz, eh. Nasaan ka ba? May nakikita. Ano? Amber! Amber ito. This is Amber. Amber ngayon. Yung Moldavite ko, hindi ko ngayon suot. Yung Moldavite. Mabigat yun eh. And this is not the time to wear the Moldavite. But it's always with me. Nandun lang sa tabi ko. Ngayon, ang palaging suot ko ito. Yan, yung mga may arthritis at saka may inflammation. Gumamit kayo ng amber. It's very good for you. Anting-anting. Okay. Ang anting-anting po ay totoo. Pero ang mga taong kumukuha o gumagamit ng anting-anting ay dapat alam po nila na ito ay may kapalit. Wala pong anting-anting na walang kapalit ang kapangyarihang ibinibigay. Tatandaan niyo po yan. So, hindi basta-basta dapat kumukuha ng anting-anting. Kasi kung hindi ninyo kayang dalhin, babalik yan sa inyo pagbabayaran ninyo ng mga bagay na hindi maganda pagsisisihan ninyo. Kasi nasabniba ng demonyo yung anak ninyo. Naku, I'm sorry to hear that. Eh, ano po, you pray for your, ano, child. Ano po, ay, naku, ang hirap ng ganyan. Ang hirap po niyan. Hindi siya dapat umiinom. Dapat po, ilapit niyo po sa Diyos. Magdasal po kayo. Kasi, kayo lang po ang makakagawa niyan for your child. Hindi ko po alam kung babae o lalaki. Ipagdasal niyo po ng husto. Hindi ko rin po alam ang religion ninyo. Kung meron kayong elders, pwede ninyong ilapit para makausap. At sabihin sa kanya yung totoo na sinasaniban siya ng demonyo pagka siya'y nakainom. Kaya po tinawag na spirit ang alcohol. Kasi may spirit po talagang gumagamit ng hindi maganda sa mga taong alcoholic o yung mga malakas uminom, pagka umiinom. Thank you, Erica. Thank you for the rose. Ano po, babalikan ko yung kwento tungkol dyan. Ano po, madalas kong makita yan sa mga tao pag sobrang lango. Merong nakapatong sa balikat nila, nandyan nakahawa, na sinisinghot. Yung essence ng alcohol, ginaganon sa likod nila. Yung tao, lasing na lasing. Yan ang dahilan kung bakit, kung minsan, hindi natin maalala kung anong nangyari nung lasing tayo, may blackout, nagba-blackout. Kung minsan naman, gumagawa ng masama, hindi nila maalala, hindi mapigilan
Kasi sinasamniban talaga. Katulad, classic example po ito. Kaya mag-iingat po kayo. Karma po ba ang mga taong may malalang sakit, yung sakit nila? Hindi naman po lahat. Case to case basis po yan. Yung iba po, may sakit na malala dahil bago sila nabuhay, tinanggap nilang magkakasakit sila pagdating ng panahong pinag-usapan sa itaas. Para maabsuelto yung problema o sins ng buong clan, ito yung mga nag-willing mag-suffer. Willing mag-suffer. Pero pag hindi naman kaya, pwede namang hilingin sa langit na kung maaari, pass na muna siya. If you have faith, strong faith, and you really believe that you can get well with the permission of our Father in Heaven, you can get well. Walang imposible sa langit. Ma'am, may nakita po akong iba't ibang kulay ng orbs. Okay, good. Marami talagang orbs. Saan mo nakita? Ano po ibig sabihin pag panaginip ko na umiilaw ang kanang kamay ko? Siguro maganda kung wala naman ikaw nakitang pangit na nangyari nung nakita mo yung panaginip na yun. Anong ibig sabihin ng nakausap niya yung matagal ng patay? Malamang gusto talaga kayong kausapin. Meron bang sinabi? Alalahanin niyo po yung panaginip ninyong ganyan at isulat ninyo pagkagising ninyo kasi makakalimutan ninyo. Magandang gabi po, Chella 74. Paano po malalaman yung huling sabi sa'yo ng mahal mo sa buhay? Sorry po, hindi ko maintindihan. Marami kang, marami sigurong spirit dun sa sala ninyo, kaya maraming orbs. Totoo po yung evil eye. Pagka may nakita kayong mga orbs na hindi ninyo alam kung ano, pwede naman kayong quietly, ibig ko sabihin, sa isip, sabihin ninyo na ano po ang dahilan kung bakit nakikita ko kayo, ano po ba kayo, sana naman po walang masamang mangyayari sa amin kung bakit nandyan kayo. Kasi meron po akong isang babae na nakikita niya doon sa kanyang, ano ba yun, yung camera ng sa loob ng bahay? CCTV. Pagtingin niya, ang daming orbs. After a month, namatay yung babae na yun. I felt so bad. Kasi yun po ay mga spirits na parang nag-iintay na susunduin na siya. Okay lang po ba pausukan ng insenso ang bahay? Eh, napaka-okay. Walang kaproblema-problema. In fact, ang insenso ay nakakapagpaalis ng lahat ng negative energy. Walang dalisay na spirito, walang mabuting enerhiya ang naaapektuhan yan. Gusto nila yan. Silver Kicks. Hi. Paano po kayo nagme-meditate every... I pray. The best form of meditation is by praying. Alam niyo ba na pag nagdadasal ang tao, nag-iiba ang kulay ng aura. Nag-iiba. Pati energy nagbabago, pati frequency nagbabago, pati internal organs kumakalma. Kahit yung mamamatay na, yung dying, when they pray, it becomes easier to accept the death. At saka yung pag-ascend, mas madali. Iba ang power ng prayers. Walang kinalaman sa kung anong religion mo, kahit anong religion mo, basta magdasal ka. Ang laking bagay na yun. Tapos igalang mo yung pinagdadasalan mo. Yun ang palagi kong pinapaalala sa mga taong nagdadasal sa toilet.
o nakapantit bra lang. I pray as often as I can. I pray before I eat. Every time. I pray in the morning, pagising ko. I pray in the evening before I go to bed. Hello, sino ba yun? Ah, Mami. Thank you, Mami D. Thank you, Balono. Thank you, Sir Roses. Maraming salamat. Hindi, ano yun? Totoo po ba ang sinabi mo na pag ang bata namatay, hindi agad anghel namatay? Kasi, ay, hindi po. Hindi po ganun yun. Mali po yung interpretation ninyo. Ang sabi ko po, hindi lahat ng bata ay anghel. Hindi. Pero yung namatay na baby, depende po yun kung ano yung anong uri ng kaluluwa meron yung nagpunta sa inyo. Normally kasi, pag baby namamatay, hindi nila nagbago ng isip. Gusto nilang umalis agad. Hindi nila kayang ituloy yung maging buhay hanggang lumaki. Normally, ganun yun. So, babalik lang sila sa pinanggalingan nila. Ganun po yun. Pero, ang sinasabi ko po, hindi lahat ng bata na baby ay anghel. Hindi po. Yung patay na nakausap ko recently, yung anak niya namatay. Okay. Tulungan niyo po kung may pinagbilin sa inyo. Abay, oo naman. Yung Diyos daw po ba yung ala ng... Lahat naman tayo, alam niyo po, huwag nating pagtalunan ng tungkol sa reliyon. Kasi ang reliyon po ay gawang tao. Ang totoong reliyon po ay pagmamahal, pag-ibig, love. Yun po ang tinuro sa atin talagang totoo noong nanoon pa. Gawang tao lang po ang religion. Hindi dapat pag-awayan. Dapat we have to respect each other's religion. There's nothing wrong with that. Wala kang kwenta. Bagay sa'yo yung pangalan mo. La kwenta lang. Alam mo, Racket, 3 pelikula, tinapos ko. Asawa mo, asawa ko. Meron po ako show sa GMA. Hindi lang siguro kayo, baka wala kayong TV. Wala kang time manood. Ano? Bagay sa'yo yung pangalan mo. Wala kang kwenta. Sorry na. Nag-warning po yung sunod-sunod na panaginip. Mag-iingat kayo. Tandaan ninyo kung ano yung panaginip na yon. Kasi ang panaginip po ay symbolism ang gamit. Depende po sa bawat taong nananaginip kung ano yun. Thank you, Kerubin. Meron talagang taong walang modo. Pabayaan mo na lang sila. Kasi reflection naman yun sa pagkatao nila eh. Pag nambabastos eh. Ibig sabihin, sila ay bastusin din. Ganyan. Lalo na, hindi mo naman inaano. Ay, hello, mga Cebuano. Ay, hello sa mga taga-Italy. Ako, yes. Kailan ba ako last na sa Italy? Hayaan nyo. Bakit po sabi ng isang guy dito rin sa Titong, pati raw good spirits, natataboy? Ay, mali siya. Kung sino man po yung nagsabi niyan, mali siya. Ako po, pinanganak na ganito. Wala po akong, ang lahat ng sinasabi ko sa inyo, walang ibang pinanggalingan. Hindi ako nagre-research. Wala akong sinusundan. Lahat po, experiences ko, lahat ng nakikita ko at nangyayari. Pag ginagawa po namin yan, yung pagpausok ng insenso, lahat ng negative energy, lahat ng hindi maayos na entities na wawala, naiiwan yung magaganda. Nakikita ba niya? Hindi naman siguro. Baka may nabasa lang siya. I'm sorry, but that person is absolutely wrong. Kung sino man yung guide mo, mali siya. Pag napanaginip mo ang dagat, maganda basta malinis.
actually, maraming lihim ang langit na hindi maaring malaman ng mga tao kasi hindi lahat ng bagay na tungkol sa langit ay mauunawaan, maiintindihan. Eh dito nga lang eh, sa mga kwento ko eh, meron ng mga gagong nagbabash kasi hindi nila naiintindihan. Meron ng mga nagsasabi ng pangit, nagsasalita na hindi mo naman inaano kasi hindi nila naiintindihan. Normally, mga bagay na hindi naiintindihan ay pinagtatawanan at kinatatakutan. So, normal na po yan. Huwag niyo pong isipin na ayaw yun ng Diyos. Pinoprotektahan lang po tayo. Kaya hindi natin pwedeng malaman kung bakit nangyayari yung lahat, yung hindi natin alam ang gamot sa lahat ng sakit. Marami na pong tinuro, nakalimutan lang. Actually, nung araw pa, kahit wala pang medisinang totoo, ang matatanda natin, maraming alam kung paano gamitin ang mga tanim, mga bagay na tumutubo sa lupa para pagalingin tayo. Paano po malalaman pag may bad entity sa bahay? Number one, kung hindi ka po sensitive, mapapansin mo puro kabuisita na nangyayari. Madalas mag-away, may bad entity yan. Yung wala namang kadalihi dahilan, biglang nag-aaway kayo. Samaan ng loob na hindi naman kailangan magtagal. Pera, ang hirap ng pera. Ayan po. At saka kung minsan mabaho. Legit ba na may guardian angel? Opo, legit. Mark Anthony, may Diyos Ama, Diyos Anak, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Opo, pray, light a candle. Pagka talagang grabe na, light a white candle, magsindi ka po ng kandila. O kaya bumili ng incense at kamanyang. Amura-mura lang po. Kahit 10 piso, pwede na. Magpabaga ka sa uling. Ibudbud mo doon. Uusok na po yun. Ipaikot mo sa bahay. Aaron. Burol. Baka may mamamatay. Ah, nakapunta na ako. McIrvin, nakapunta na ako sa Vatican ka ng totoo kahit hindi sa astral projection. I've been there. I visited the place already. Why? Ano yun magiging po? Hello, groovy baby. Bakit dalas kong sleep paralysis? Oh, yung hindi nag-astral travel ka, hindi ka nakabalik ng tama. Ano yun? Magiging portal po ba ang mga kaluluwa? Ah, ano? Magiging portal ba ng mga kaluluwa ang salamin? Ay, naku, hindi. Hindi lahat ng salamin ay portal. Hindi. May salamin na special. Hindi lahat ng salamin ay maaring maging portal. Yung sleep paralysis, hindi ka nakabalik ng maayos. At talaga, you've been to my place. Sino yun? Kikay! Hi, Kikay. Which place? Bicol o dito? Oo, effective yung asin. Maganda yon, maganda yon. Inang, magandang gabi po. Bakit? Ba't di ko nakikita spirit guide ko, pero nakikita daw siya ng iba? Siguruhin mong totoong nakikita nga ng iba. Kasi kuminsan maraming nagkukunwari. Opo. At saka pwede mong kausapin, sabihin mo, pwede ba kitang makita kahit sa panaginip? Ano yan? Meron po ba talagang mga di makapag-astral project katulad ko po? Di ko po talaga kasi magawa. Astral projection. Astral projection. Estudyante ba kita? Astral traveling, baka yun ang ibig mong sabihin. Kung astral projection, maraming
kang dapat matutunan bago ka makapag astral projection. Anong klaseng astral projection ba ang ginagawa mo? Mag-umpisa ka sa astral traveling. Mas madali yon. Randy Maligali, good evening. Uy, thank you. Thank you sa mga glitters. May sasabihin ako sa inyo. Alam niyo, tuwing pinapadalahan ninyo ako ng gifts na ganyan, roses, donut, yung aso, at kung ano-ano pa, ang laking tulong nun sa akin. Although, ang liit na halaga, ang liit na bagay, nagagamit ko po yun para itulong dun sa mga sinusuportahan ko, lalo na yung mga cats and dogs. Ang laking bagay po nun, kung alam nyo lang. At saka meron din pong mga nagpupunta dito, kung minsan nakakarating sila, ala naman pamasahe, pauwi, yung bang, ang laking bagay po. Maliliit pag pinagsama-sama, ang laking tulong. Thank you, Sarah. Thank you, Joyce. Thank you sa mga, thank you naman, Mod. Sarah and Mod. Ay, naku. Nung nagregalo sila, salamat po. Ang laking tulong po niyan. Pinapamigay ko din po yon. Meron pa nga ditong nagpadala ng mga pagkain ng aso tsaka pusa. Magpapasalamat din ako. Ay, Ming-Ming! Christmas! Marami po akong adopted. Thank you! Yan! Wow! Ano yun? Malaking heart? Kakakilig. Good evening! Thank you for that. Ang cute naman ng hat at saka mustache. Thank you. Oy, Crystal PH! Kamusta na kayo? Good evening! Ha? Sa suki. Thank you very much. Bagay sa akin bagay sa akin yung anong tawag na mustache. Thank you. Thank you po. Thank you sa mga nagpapadala ng gifts. Sarah, thank you for the donut. Na-miss ko yung donut. Bihira nagbibigay sa akin ng donut. Thank you for the glitter. Suki, maraming salamat po sa inyo. Naku, kung alam nyo lang. Simpleng bagay. Paano gumamit ng tama ng insenso? Lick, hindi yan insensong stick. Ano yan? Crystal yan. Yung bato-bato yan na parang na crystal. Bibilin mo yun, diniklik yun. Tapos isasabog mo sa uling. Hindi po stick. Meron po talaga. Ay, ano yun? Thank you. Ano yun? Helmet? Oh, may kukwento pala ako sa inyo. Guest ako kagabi. Guest speaker ako sa Rotary. They're very nice. These are nice people. Very good. Very good ang kanilang mga aura na nakikita ko. Of course, hindi naman nila alam na nakikita ko. Yung nakikita ko rin naman yung hindi masyadong kagandahan. Ano? Pero basically, almost all of them are perfect. Anyway, I was talking about, thank you for the book up. I was talking about alternative medicine dun sa Rotary. And I was able to explain to them kung anong difference ng alternative medicine, complementary medicine, at Western medicine. Tinuro ko po yun sa kanila. Tapos, nag-usap din po kami. Thank you, Sarah, tungkol sa regression. Siya nga po pala. Ngayong February 24, kasi may klase ako ng February 17, yung advanced class ko na yan. February 24, may slot pa ako for the astral traveling class. Yung gusto pong magparehistro, aabot pa kayo. Yung para sa February 24.
ina-announce ko po ngayon kasi yung iba, kawawa naman yung nagkahabol kasi nakakalimutan kong i-announce. May reason po ba bakit ang dalas? Ah, okay, sinagot ko na po. Are you currently dreaming or awake? Can we go to sleep? Ah, thank you! Ay, ano yun? Ano yung mga sumabog na yun? Parang troton. Saan napupunta ang mga namamatay na taong may sakit? Depende po kung anong ginawa niya dito sa lupa. I mean, bago siya namatay. Kung siya ay mabuting tao, mabuti rin po ang pupuntahan niya. It's as simple as that. Kaya pag-iingatan ninyo yung inyong thoughts, pag-iingatan ninyo yung mga ginagawa ninyo. Kasi lahat yan, may accounting sa taas. Mas maganda na yung mabuti ka sa kapwa nyo. Totoo po, yung tikbalang, sirena, lalo na yung tikbalang, ano ba, kapre at tikbalang. Meron akong nakita niyan. Nasa Batangas ako noon, merong sumusutsut sa akin na invite ako piyesta. May malaking puno. Merong, pagtingin ko, may tikbalang. Sabi sa akin, putangin mo. Nagulat ako kasi hindi ko naman siya inaano. Ayaw niya akong tigilan kasi nandun kami lahat sa balkon. Nakakahiya kasi ako lang nakakita sa kanya. Siguro nakaapat siyang putang ina mo. Liningon ko siya, putang ina mo rin. Nagalit ako eh, nakakapika yung ganun eh. Nagulat din siya, hindi niya ini-expect. Sasagot ako ng ganun. And then may sinabi ako sa kanya. Tumigil siya. Anyway, tama, Diyos Ama yan, Ama ni Jesus. Tama po. Thank you for the heart. May sasabihin ako sa inyo. Spiritual accessories, malapit na. Yun pong, I will be coming up with a spray cologne. Gusto ko kasi mabango eh. Mabango yung parang ang pangalan po nun ay Holy. You will be able to use it when you feel there are negative energy surrounding you or negative entities surrounding you. You can use it kahit po sa mga bata na nag-uumiyak dahil natatakot. Darating po yun. I will let you know. Darating po yun. I-announce ko naman po yun pag pwede ko nang i-launch. Opo! Arnel, may sirena talaga. How do you know po nag-a? Ma'am, ano po meaning? Amulis. Thank you for the origami. How pretty naman nun. Anong ibig sabihin ng star type daw po ang third eye ko? Sorry ah. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa'yo nun. Wala akong alam sa star type. At least ng honest. Ako ayokong naloloko ng tao. Ayokong magkukumbinsin ng tao para lang paniwalaan. Yung bang na hindi totoo. Katulad din po niyan dun sa mga fake na sinasabi nilang nakikita nila ang napakaraming angels. Meron nagsabi sa isang tao na yun, syempre, yung tao matutuwa kasi akala niya totoo na nagsusumiksik daw sa kanya yung mga angels dahil yung aura niya isipin niyo yung mga angels nagsusumiksik. Eh kahit santo po, wala po ako nakitang nagsumiksik na angels sa santo. Ang santo, santo na yan. Ang angels po ay darating lang pag inutusan ng langit, inutusan ni Ama, inutusan ng nautusan sa taas na kausapin ka. Dahil may message. Hindi po sila ordinaryong spirit na pwedeng makita ng kahit sinong psychic, no matter how good, no matter how powerful the psychic is or are. Very special po silang nilalang ng Diyos ni Ama. So makikita lang sila kung gusto nilang magpakita. Ganun po yan.
hindi po yan totoong pag tinawag ninyo anytime makikita na. Hindi po yan totoo. Yung sinasabing, ay, nakikita ko yung guardian angel mo, ang pangalan si ganito, si ganyan. Hindi po totoo yun. Ang guardian angel ninyo po, isipin ninyo, guardian angel ninyo yan, bakit sa kanya magpapakita? Dapat sa inyo. Hindi po ganun yun. Yun ang na sumasakit ko minsan ng dibdib ko. Kuminsan ayaw ko magsalita pagka may nagsasabi ng ganun na nakikita nila yung ganito, yung kasi hindi totoo. Eh pero ayaw ko lang silang mapahiya, kaya hindi ako kumikibo. Pero ang hirap lunukin. Ang hirap po para sa katulad ko. Ang hirap talaga. Kasi ayaw ko yung niloloko mo yung tao eh. Ayaw ko yung ganun. Lalo na tungkol sa angels. They're very, very special. Very special. Isipin ninyo, Santo Papa na nga, walang nagsumiksikang angels. Para banggitin mo yung mga bagay na ganun para lang matuwa yung tao. You don't do that. Huwag po yung ganun. Sorry, Rembutan, ang dami ko nang nakilalang presidente. Ilan na ba pinagdaanan kong presidente? Lahat yan ang tataas ng star. Ang dami kong kilalang may third eye na bukas. Wala pa akong nakitang may star yung third eye. It's either open or closed. It's as simple as that. Ang star normally yan sa rank ng tao, hindi sa third eye. It usually is hovering the person's top aura o yung taas. Ganun po yun. Ask mo yung tungkol sa aliens. Victorino Guevara. Ay nako, very good topic yan. Ang daming aliens, lalo na ngayon, nagpapakita na talaga. Marami ng abduction. Yun ang tawag nila, negative masyado. Actually, yung iba hindi naman abduction eh. Kundi talagang nakakita ng alien tapos isinama at sumama. Hindi po lahat ng aliens ay masama. Karamihan sa kanila mabuti. Pero just like us humans, may hindi maganda, syempre. Maraming nakakakita ng angel, ay ng alien, sa Batangas lang eh. Ang dami-dami dun nagliparan. Nasusama ba yung tikbalang? Karamihan. Naku, ang gagago. Mischievous. Pero hindi naman killer. Ibig sabihin, ganun talaga yung ugali nila. Yung necklace ko, ano ba yun? Sino yun? Gusto mo akong makausap, Liam? Sure, din pabuka. Pabuka ng, kailan ba yung next Zoom consultation natin? 16. February 16, may Zoom consultation ako. You can have yourself booked. Andun naman ang link dun sa bio ko. Diba dun sa may taas nung basket na pulang maliit, yung Alchemy PH, Spiritual Alchemy PH. Manuel Cofino, anong itsura ng mermaid? Palagay mo. Ano siya? Parang clown. Hindi, syempre buntot isda. Good evening, Vince. Ano ba, maaring nananaginip ka ng maraming ahas sa panaginip? Depende, are they friendly? Are they very bad? Did they hurt you? Did you get hurt? Depende po yan, kung anong klase. Kung minsan naman kasi, kung hindi ka na ano, ibig sabihin you triumphant yung struggles mo, nakalusot ka o makakalusot ka. Blessed evening! See, blessed!
Blessed accessories, Tres Pico. Ay, depende yan. Lahat ng yung mga accessories, sinasabi mo yung mga, ano, parang anting-anting din eh. Pero yung mga may Latin, may kapalit pong dasal yon. Kailangan mag-alay ka ng dasal. Mark of the Beast. Paano po nila nilalagyan ng tao ng Mark of the Beast? Ako, marami akong makakaaway pagka kinuwento ko yan eh. Tagal ko nang alam yan. Bata pa ako. Kaya lang, pag sinabi ko, ang dami kong pwedeng isulat o sabihin o ipaalam sa tao na hindi ko ginagawa. Kasi marami akong makakaaway. Natatakot pa rin ako, tao lang ako. Tsaka, yung religion, matatamaan, maraming magagalit na, baka magalit yung mga pare. Paano ko i-explain? Ayaw ko nang may kaaway eh. Ang hirap ng sitwasyon ko eh. Hindi mo kayang gawin na past life regression na mag-isa. Hindi. Kaya nga may hypnotherapist. Kasi aalalayan ka kung saan ka pupunta. Hindi ganun yun. God bless gone. Is it possible na hindi ka man nag-aasta? Pero bigla nangyari? Totoong nangyayari yun. Kahit hindi mo pinlano, nangyayari yun when you sleep. Just you. Tinatanong mo ako kung nakakapag-open ako ng third eye. O, ay, maganda topic yan. Sige, explain ko sa inyo. Number one, walang guides na sinong taong nakakapag-open ng third eye sa kapwa-tao. Diyos lang. Kaya yung sasabihin sa iyong, akong bahala sa iyo, ma-open ko third eye mo. Fake yun. Hindi totoo. Either your third eye is open or it's not. Okay. Ngayon, kung medyo sensitive ka, kahit close ang third eye mo, kung magpa-practice ka ng meditation the right way, or yeah, like astral traveling, kasi common yung astral traveling eh. Lahat yan, lahat ng tao nagagawa ang astral traveling na hindi lang nila namamalayan. Pagka naging aware ka na ginagawa yon, usually, nag-o-open yan little by little ang third eye. Kusa. Kasi iba na yung panahon ngayon. Katulad ng palagi kong binabanggit. Iba na ang frequency ng mundo. Iba na ang heartbeat ng mundo. Iba na ang energy. Nag-improve yung ating DNA. Nag-upgrade. Kaya nga, nakakapagkwento na ako ng tungkol dito ngayon eh. Kaya nga, ang dami ng aliens sighting na open. Thank you for the heart. I needed that. Ang kaya nga ngayon, ang dami ng nagsasalita tungkol sa elementals. Yan. Ay, yung nagtatanong tungkol sa consultations, nandun lahat ng, dun sa link, nandun lahat ang information na gusto ninyong malaman. Thank you. Thank you. Yung mga estudyante ko, maswerte ako sa mga estudyante ko. Oy, pwede yung online consultation. Yeah, I just did today. I did 5 online consultations today. I mean, well, kanina. Ano yan? Sa akin po, nakailang iglesia na kaluluwa na ako, natutulungan ko, sila dinadala sa simbahan bago ibibig. Paano po ba buksan ang third eye, ma'am? Ayun, sinabi ko na yon. Salamat po, ma'am. Malayo. Oh, malayo ka pala. Pokefan Quad. Praying for you. Thank you for the heart. Madaming aliens sa Earth.
Pwede po bang makausap ang namayapang na mahal sa buhay? Pag gusto po kayo nilang kausapin, it can be done and it can happen. Meron na po akong ilang experiences ng ganyan. Madam, ano pong sinin niyo? Saan? Hindi ko po alam. Saan ba yung... Hello from Mindanao! Lumulunon ka ng bato at na-choke ka, pero nailabas ko. Ay, kilig mo. Mabuti na ilabas mo. Ah, kung pangit ang mermaids. Hindi ah, lalo nang... they can change the way they look when they want to deceive. Depende sa lahi ng mermaid. Most of them are very beautiful. Kaya nga na-in-love ang humans eh. Marikina, hello! Bakit po? Japan, hello! Ah, ang dami kong kausap sa Japan kanina. Ang dami nila. Tapos ang daming nagre-request nga na gustong matuto ng astral traveling in Japan. So, here. Kung gusto niyo po, because there are a few of you already, let me know kung marami-rami na. Kasi, para sabay-sabay kayo, maturuan ko. Para isahan lang. From Lipa, Batangas. Palagi po akong Batangas. Diyan po ako nagda-dive. I'm a scuba diver for those who doesn't know that I am. Opo, may nangyayari po yun yung tao na hindi... Kaya nga po may mga tao na hindi pure kasi nagkaroon ng may lahi ng engkanto. Kung ramdam pa rin ikaw yung higher self mo, yung spirit mo pag nag-astral traveling, hindi mo mararamdaman yon. Ang makakaramdam noon yung physical mo, kung malamig ba o mainit ba. Kasi yung astral traveling, spiritual naman yan eh. Spiritual yan. Hindi katulad ng remote viewing. Totoo na pwedeng magkagusto ang engkanto sa mga tao. From Bicol. Oo nga, ang daming nagre-request sa akin from Bicol na gusto nilang matuto ng astral traveling. I will think about it. I'll announce it. Kapag ka nagkaroon ng marami doon, I will. Ang remote viewing po, tinuturo ko rin po yan. Pero advanced class po yan. After astral traveling, then I'll teach you remote viewing. Una, first and foremost. Ano ang pinakamagandang kulay na aura? Yung healthy. Yung... Kasi magkakaiba yan eh. Hindi ko mo, hindi gold. Hindi ko mo, orange at green lang ang nakikita ay hindi maganda. Hindi po. Depende kung anong klaseng abilities o pagkatao meron yung taong may aura. Tapos yung mag-asawa, ang aura ng mag-asawa, alam niyo ba? Pag magkasama sila, hindi nahahati. Buo yun. Buo yun. Nasa loob sila ng aura nila. Usually, almost the same ang color. Kasi buo. Pag may nagpupunta sa akin na may nangangaliwa, yung isa, hirap. Nahirap ako kasi nakikita ko yun eh. Yung aura nung nangangaliwa, kumikiling sa palayo dun sa kasama niyang asawa. Na, ang hirap nun ah. Totoo ba yung teleporter? Palagay ko. Paano malalaan ang aura? Ay, hindi ko alam ang ibig niyo pong sabihin doon. Hindi ko po. Hindi, sino ba si Matt Fraser? Sorry. Sino yon, ha? Hindi pa yung Agartha. Kinuwento ko na. Doon sa nagtanong kung totoo yung Agartha. Go back to some of my post tungkol sa Agartha. Ang dami nun. Panoorin ninyo. Yung gusto, yung maraming tinatanong tungkol sa astral traveling, kung gusto nyo pong malaman ng lahat ng detalye, mag-ano po kayo, pa-register kayo and become my student. So you will learn.
Atheists normally are people who don't believe in the God. They don't have any. They don't pray. Correct me if I'm wrong. Wala silang Diyos. Hindi sila naniniwala doon. Eh, karapatan nila yon. Sila naman ang magbabayad eventually. Pagtapos ng buhay nila dito, they will know kung ano yun at kung anong kapalit nun. Ah, hindi po natututunan basta ang kung paano makita ang aura. It's either you can see it or you don't. Meron mga manghuhula. Ako, hindi ako manghuhula. Meron talagang pinanganak na marunong manghula, marunong magbasa ng cards. Once in a while, sinusubukan ko. Natakot ako dyan eh, kasi sinubukan kong manghula. Pero ang hinuhulaan ko, sarili ko. Nag-card reading ako. Ako yung hinulaan ko. Nakita ko doon, makukulong ako. Eh di, syempre natakot ako. Sabi ko, paano mangyayari yun? Wala naman akong kasalanan. Eh kaso, 2 linggo lang ho, nakulong ako. Sa Amerika ito eh. Napaaway ako sa Amerika, nakipagbugbugan ako sa gasoline station. Eh yung pala, diretso yung meron pinipindot na konektado sa police station. Nakulong ako. Sandali lang naman. Yun po. Kaya natatakot ako kasi nababasa ko, biruin ninyo, makita mo yan sa sarili mo. Tapos nagkatotoon ako. Ako naman, totoo po ba yung benefits ng mag... Ay, oo, totoo, totoo. Nako, yung benefits ng crystals to. Eto nga, oh, palagay mo gagamitin ko to para lang ano. Eh, may kwintas naman ako. Totoo'ng totoo. Bakit ako gumagamit ng crystal bracelets? Tourmaline. Very good yan sa cancer. Ayan ang piniprescribe ko palagi sa mga cancer patients ko kasi ang laking tulong po niya. Bihira po ang nakasulat yan na maganda ang tourmaline sa cancer patients, pero totoo po yan. But you have to buy the real tourmaline kasi ang daming pekinis. Totoo yan. So... Tama, hindi na sanib ang anghel. Yes, connected ang sleep paralysis sa astral traveling. Totoo, time traveling, but very few people was able to do that. At saka pwede ka naman ng regression eh. Kailangan mo pa ng time machine kung gusto mong time travel. Gusto mo makausap ang nanay mo? Bakit patay na ba ang mama mo? Kausapin mo siya habang nagdadasal ka. Manghingi ka ng pahintulot. Kasi kung gusto ka niyang kausapin at mahalaga talaga, makikita mo yun. Sa panaginip mo, magpapakita yun. I don't wanna... Nako, ang dami ritong topic na nakikita ko na gusto ninyong banggitin ko na hindi ko mapakialaman kasi gaya nga ng sinabi ko, maraming magugulantang, tapos lalo na yung saan po nabibili ang alin po yung kristal? Hera. Ay, ano nga pala? Ano ba yung nakalimutan kong sabihin sa inyo eh? Yung, okay.
Meron kasi nagtatanong sa akin the last time kung ano ito. Malakite po ito na malaki. Ang laki niya. Malakite na may halong pyrite siguro. Kasi parang may mga ginto sa loob. Nakikita niya yun nag-glitter. Ayan po. Tingnan nyo. Ah, napaka-powerful po nito. Yung ibang mga crystals, pag pinatong dito, ang bilis mag-charge. May nagbigay lang po sa akin ito. Akala niya jade. Wala naman pong jade na ganitong kalaki. Ang ibig sabihin, meron pong jade. Pero ang mahal po ng totoong jade, ganito kaliit na jade, Jesus Maria Joseph. Baka 1,000,000 pag tunay. Ganun po. Alam ko po yan because I used to live in China, in Taiwan, Hong Kong, and I know what jades are. If you look at the, yung jewelry store, yung mga eskaparate, makikita ninyo yung mga jade bracelet. Yung totoo po nun, ang mahal-mahal. So, yung sinasabing, ay, jade yan kasi kulay green. Hindi po. Jadeite, pwede pa. Pero, ito malakite. Usually, ang ganda ng malakite. Anyway, nabanggit ko lang kasi maraming nagtatanong tungkol sa crystals. Ako, okay. Let's talk about crystal energy and technology. Ang daming nag-aakala na, wow, ang advance na natin technology-wise, ang bilis ng jump from 10 years ago. Ang bilis. Imagine, nakakapag-usap na tayo ng ganito. Nung araw, imposible yan, telepono lang. Long distance, pipila ka pa sa PLDT. Nandun ka sa booth para makausap mo yung nasa probinsya or yung nasa abroad. Pero ngayon, tingnan ninyo. So, ang daming believe ng mga tao. Sabi nila, tapos, yung katulad nung sa, ano nga yun, yung hindi biringan, yung Agartha. Yung Agartha, di ba binanggit ko noon na they're very advanced. They don't even, ang sabi nyo, ano yung fiber optic na ibang klase ng internet nun, hindi po. Ang advanced technology po, hindi gumagamit ng kable, hindi gumagamit ng internet. Ang ginagamit po nila ay crystals. Combination of crystals that are so powerful that it can generate, the whole bansa, country. Kasi ang laki ng Agartha eh. Hindi kailangan ng gasolina. They don't even need the sun anymore. It's from the crystals. But they know the right combination of crystals. Hindi lahat ng crystals ay magkakapareho. So pag pinaghalo nila yon or pinagsama nila yon, nakaka-generate ng power na sobrang-sobrang nagagamit na hindi matatakot na mag-brown out tulad natin. So, yun po ang technology nila. Yung Atlantean, ganun din po yan. Kaya lang yung sobrahan, nagkaroon ng greed, nagkaroon ng power struggle, nagkaroon ng mga pinggitan. Yan pa rin, the usual. Hanggang ngayon, nangyayari naman yan. At sumobra yung paggamit ng crystal. Kaya, sumabog din at lumubog. Ganyan din po yun. Pahulaan. Una, hindi po ako manghuhula, diwata. Hindi, sorry po, hindi ako manghuhula. Ano po yun? Talaga, ano yun? Kwan yun? Astral traveling. Totoo yung manananggal. Kanina pa ito nagtatanong. Oo, totoo yun. Nakakita na nanay ko niyan eh. Pauwi siya sa probinsya eh. Takot na takot. Kawawa naman yung nanay ko. Totoo. Lahat ng tao can heal. Totoo ba, kids? Tinatanong niya kung totoo ba ang healer. Thank you for the rose. Lahat tayo may capacity, ability to heal. Basta, ang intention mo ay pure at galing sa puso.
you can heal. Yung nanay mong may sakit, hawakan mo, gusto mong ma-heal, nakakatulong yon. Yung energy na yon nagagamit mo to heal or to soothe at least. Soothing po ang pagmamahal at paghawak sa taong may sakit nang galing sa kanyang pamilya. Anak, asawa, kapatid, ganyan. Tapos, thank you. Joe! Joe Bear, ikaw ba yan, anak? Anak, ikaw ba yan? Oh my God! Oo po, na-miss ko tuloy si Joe Berry po. Anak-anakan ko yan. Mahal na mahal ko yan eh. Pinadala na ko ng rose. I love you! I love you, Bunsoy! Okay, totoo po yung healer. Totoo po. Ayan, ay, nawala tuloy ako. I was so happy. Anyway, yun po. Lahat, pero pwede nyo rin pong pag-aralan. Kung ang energy ng inyong kamay ay mataas at pwede po kayong magsakripisyo sa pagdadasal, marami kasing sakripisyo ang pagiging healer. Hindi po yan basta-basta dahil gusto mong maging healer, healer ka na. Marami kang pagdadaanan. Ayan, ganun po. Kasi meron po talagang pinanganak para maging healer. Meron ganun. Ayan, nasagot ko na yung gustong makausap ang nanay niyan, di ba, Jan? Sabi ko sa'yo, ipagdasal mo siya, hilingin mo na makausap mo para magpakita sa'yo. Walang dahilan para hindi ka kausapin pagka kailangan talaga. Pag hindi ka kinausap, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal. Maaring pagod lang at nagpapahinga at busy rin sa mga bagay-bagay doon sa pinuntahan niya. Ganun yun. Huwag niyong masyadong istorbohin yung patay. Kasi kung minsan, the only reason why they can't talk to you is because they're busy also. Then, di ba, yun ang palagi ko inuulit-ulit. Huwag yung hinga ng number para sa loto. Wedding. Kasi hindi nila magagawa yun. Hindi yun binibigay ng kaluluwa ng patay. So, ipagdasal ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay kung mahal ninyo. Huwag ninyong masyadong istorbohin. Hindi nakakatulong. Ano po sa inyo sa Balenciaga? Di ba brand yun ng bag at damit? Ano yun? What's it? Sorry, ang alam kong Balenciaga, damit at saka bag. Ano ba yun? Thank you, Giuseppe. Can you enlighten me? Waff. Flessy? Anong ibig sabihin ng Balenciaga sa'yo? Meron bang iba? Totoo rin, ang duwende. Paano linilinis ang crystals? Okay. Ako very simple. Well, of course, because I can talk to them. Usually, antayin mo yung full moon. Pwede naman tubig ulan. Pero pag full moon, hugasan mo muna siya, tapos hayaan mo ng 24 hours na full moon na naiilawan ng sinag ng buwan. That's the best way to clean it. The best. Or, use plain water, tapos ilagay mo para ma-recharge sa isang, tawag dito, crystal din, katulad ng malakite kung malaki. Pwede yan. Yan. Ito yung duwende. May bad na duwende. Dream interpretation. I normally just give hindi naman reading ang tawag doon eh. I tell you what it means when I can. And that I can actually include that in my next class, yung dream interpretation. I will remember that dito sa 17. Akira Yuki, yung medium, ano yun? Thank you! Hey, uy, apat. Limang roses. Limang, ano yun yung smiling face? Hello po, malaman po ba na mamamatay na tao sa ospital po? Pag tinanong ako,
Normally, kung hindi naman ako tinatanong, hindi ko sinasabi. White moth, hindi ko po alam. Normally, butterfly. Butterfly. Depende, pula yung oras, sa ang parte. Bakit po sila busy? Aba, eh, natural. Yung afterlife, hindi naman yan. Akala mo, meron din silang ginagawa. Opal is very good. Nag-o-opal ako. Pwede mo naman i-google. Maraming paraan para makita yung meaning ng bawat naku, ang daming fake na opal kaya. Yung totoong opal mahal. Yung totoong opal. Maraming klase pati ng opal. Maraming kulay ang opal. Napin nyo yung fire opal. Nakakatakot lang kasi kung kaya, hindi ninyo kayang dalhin. Pero, wow. Hello! Thank you for sending the fire. Meron palang ganyan. May fire. Kyo, panoorin mo na lang yung post ko tungkol sa Agartha. Kasi nandun lahat eh. May part 1, may part 2 pa nga eh. Tingnan mo na lang dun. Para masagot ko naman yung iba. May nagtanong tungkol sa abortion. This is very sensitive, no? Itong part na to. Number one, of course, masama yun eh. Mortal sin. Ang hirap po sagutin kasi depende po sa taong humingi ng tawad. If you can state the reason why you did it, imposibleng hindi maunawaan ng langit. And if you promise that you will never do it again, and you're sorry from the bottom of your heart and soul, I'm sure you will be forgiven. Of course, may mga pagbabayaran ka. Kasi lahat ng bagay na ginagawa natin ay may consequences. But that does not necessarily mean there's no forgiveness. Yun po yan. Okay, yung tungkol sa crystal. Normally, pag bumibili ka ng crystal, kung ano naka-attract sa'yo, maganda yun para sa'yo. They're alive, actually. They record everything. Yung marunong mag-access ng crystal, ng recordings ng bawat crystal, maraming nalalaman tungkol doon sa taong humawak. Alam niyo ba na may mga bagay na kaya ayoko bumili nung ano eh, ng segunda manong alahas eh, o kaya gamit eh. Kasi, katulad ng alahas na isinanla. Kung minsan, kung bibili, mura kasi sa pawn shop yung mga alahas eh, na yung naririmata, o kaya, pag nakabili ka po ng alahas na mura, hindi mo alam, ninakaw pala. O yung may-ari, ay napakasama. O buisit ang buhay. Nandun po yung energy nun. Lipat sa'yo. Kaya hindi lahat ng alahas eh pwede mong isuot. Mararamdaman mo rin naman yan eh. Kahit papano, lalo na ngayon ang mga tao matalas na. Pag napansin mo, puro kabuisitan ang nangyayari sa'yo pag suot mo yon, tanggalin mo na.
huwag mo nang isuot. Benta mo sa iba. Ay, huwag na lang. Kasi kawawa naman yung mapagbibentahan mo. Pwede mong dasalan. Kahit bahay, may buwisit na bahay. Sabi ng boss mo, may gift ka? Kung may gift ka, malalaman mo yun kasi may mga bagay kang nagagawa na hindi the usual na nagagawa ng normal na tao, di ba? Yun yun. Yung last, totoo ba ang last sin? Oo naman, kontrolin mo yung sex drive mo kasi ano yan, self-abuse. And nadideplete ang energy. Magiging manipis na manipis ka. Ang hirap mag-upgrade pag sobra kang lustful. Pag sobra-sobra ang sex drive. So, ingatan nyo rin yan. Crazy bitch. 8 months ka sa bar ko? Meron ka pa astral travel class na... Ah, okay. 8 months. Ano na ba ngayon? Ilan months ka pa? 8 months pa ba? Ano ba yung 8 month? August. Oo. Meron yan. I'm sure. Magkakaroon ako niyan. Kasi ang daming estudyanteng gustong magparehistro. Hindi lang ako makatanggap ng marami kasi ayaw ko nang masyadong madami. Antayin mo na lang yung announcement ko. August daw, 8 month. Hindi. Ibig sabihin, 8 months pa siya. 8 month, August. Kasi July 7. October. Ayan, October pala. Basta, mag-abang ka lang. Kasi ina-announce ko naman eh. Thank you, Joya, for the rose. Okay, konti na lang ha. Wala pong online. Hindi ko pa nagagawa yung online. Pwede po bang maging gifted ka kung hindi ka pinanganak na gifted? Yun po bang ibig niyo sabihin? And ang gift po ay gift. Ibig sabihin, ibinigay sa'yo. Baka ibig mong sabihin, thank you, sa heart. Baka ang ibig mo sabihin, kung maari mong matutunan ang gumawa ng mga bagay na nagagawa ng gifted na tao. Konti, konti. At saka pwede mo namang hilingin sa langit. You know? Magdasal. Yun ang palagi kong sinasabi. Walang, alam nyo lang, ang daming tao na walang kaswerte-swerte sa buhay. Tinuruan ko magdasal, nagdasal. Ang laki na nabago. Ang laking nabago. Ang daming narating. Ang, pag nagdadasal ang tao, palagi kong sinasabi sa inyo, nag-iiba ang kulay. Nag-iiba pati yung energy. So, ang maa-attract ninyo puro positive. Hindi kayo magugutom. So, magdasal po. Ano ba namang mawawala? Kung kaya nyo nga mag-game, manood ng kung ano-ano, ng napakahabang oras, ba't hindi ninyo bigyan ng kahit na 30 minutos lang yung pagdarasal? Online po, hindi po ako nag-online eh. Ay, oo nga pala. Kim, sabi ni Kim, yung podcast ko daw, kailan ba yun? Before the end of the month, we will try. We will try the podcast. Hindi kasi ako marunong mag-podcast. Hindi ako marunong. Buti ka, marunong ako sa TikTok eh. Okay, Tisay. Ngayon ka lang dumating. Maria Teresa, hello. Oh, yung mga nagbibigay sa akin ng gift, God bless you. Yung mga nagbibigay ng mga donut, ay, ba't wala ako nakikita ang aso ngayon? Dati nang palagi ako may nakikita ang aso. Ang laking tulong po sa akin pag nagpapadala kayo ng gift. Thank you, Mel Michiko. Thank you for that. Uy, may tatlong yellow face. Sa
Salamat po. Ang laking tulong po niyan sa mga tinutulungan ko. Lali, thank you. Happiness, thank you. Maraming salamat po sa nagbibigay konting bagay ng reco and she, my ha. Thank you. Lala, salamat ng maraming. Uy, dami nun. First key of the liberty. Thank you. Lala, 10. Thank you. Oh, ayan, may corgi. Thank you. First key. Thank you. Salamat po. God bless you, Joel Herrera. God bless you. Lahat po ng mga nagbibigay, babalik po yan sa inyo. Huwag kayong mag-alala. I promise you. Walang nagbigay. Oh, may origami. Ang ganda naman ng pink. Wala pang nagbigay na hindi bumabalik sa kanila ng doble. I promise you. Ganyan po ang energy exchange. Check na may babalik po sa inyo. Thank you, Cecil. Maraming salamat sa mga nagbibigay. Zeroko, thank you. Ay, sino yun? Good night sa inyo. Ah, thank you for that. Mustache. Thank you. Ano po yung medalya na suot ninyo ngayon? Magpa-host kayo sa Paranormal Podcast in Spotify. Pag-feature po kayo sa kanila. Paranormal Podcast? O, sige. Sige, nag-email na daw pala sa akin sila. Magpapag-guest ako. Pag-guesting ako. God bless all of you. Sending you my love. I love all of you. Pray po kayo. Pray tayo para sa ating bansa. Be good to one another. Huwag na mag-iisip ng masama. Huwag na pong mambabastos. Huwag nang mambabash. Hindi naman maganda yun eh. Hindi rin maganda yun para sa inyo. Kung walang masabing maganda, huwag na lang magsalita. Basta, ako po tutulong hanggang kaya ko. At lahat po ng sinasabi ko, lahat po yan galing sa akin. Galing sa experiences ko. Hindi po yan galing sa ibang tao. Hindi rin po yan galing sa research. I'm just sharing them because I want to help. Tsaka mission ko po yan eh. Bago po ako magpaalam, papaalala ko sa inyo na huwag manakit ng hayop. Kung hindi ninyo sila gusto, pabayaan nyo na lang. Huwag nyo sasaktan yung naglanakaw ng ulam kasi nagugutom lang yan. Huwag kayong mga api ng mga hayop, kahit anong hayop. Ngayon summer na naman, huwag nyo pong ikukulong ang aso ninyo sa napakasikip. Huwag niyong iiwanan sa labas na walang masisilungan. Huwag niyo pong iiwanan ng walang tubig. Tubig man lang. Napakainit po pag summer. Maawa kayo. Kung ayaw ninyong mabuisit ang buhay ninyo, gawin niyo yan. Hindi papasok ang swerte sa buhay ninyo pag ginawa ninyo yan sa hayop. Maniwala kayo sa akin. Nakikita ko po yan palagi. Kawawa yung mga taong akala nila ang galing-galing na nila dahil kaya nilang manakit ng hayop na walang kalaban-laban. Yun lang po. Maraming salamat sa mga nanood at nagbigay ng gift. I love all of you. Bye. Good night.